welcome back po ulit sa aking channel. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman kasama ako. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Grace. And kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please do subscribe, like, and share na din po. So guys, for today's video, ang gagawin natin ay magre-repat po tayo nung prinopagate ko na aglonema, true cuttings, yung mga stem po niya na pinagputol-putol ko. Meron po akong video noon, ilalagay ko na lang sa description box kung hindi nyo pa po napapanood and kung gusto nyo lang naman pong panoorin. So, ito po yung sumibol. Ayan, yan po yung sumibol na aglonema nung tinanim ko ng cutting. Kaya sa mga nagtatanong po kung mabubuhay yung ating cuttings ng aglonema, yes, mabubuhay po yun. And ito po ay nilagay ko sa shaded area. Di siya nasisikatan ng araw. Pero maliwanag naman po. Ito tayo. Sa malilim na area ko lang siya nilagay. Ayan. Ayan. Ito yung ating prinopagate. Meron na pong suloy. And ito yung ireripat natin ngayon. Yung isa pa, ayan pa lang siya o maliit pa. Ito yung itatanim natin. So, ito po yung ating ireripat. Ayan. Ang pangalan po nito ay aglonema lipstick. Dito lang, dito ko pa lang po muna siya ilalagay sa seedling bag, kulay black. Sa mga nagtatanong po kung ano yung ginagamit kong mix soil para sa ating mga aglonema, ang gamit ko po ay rice hull at saka ano, garden soil. So yan, maglagay na tayo. And dun po sa nagtatanong kung ano yung pinagtaniman ko nung nagpropagate ako nito, ano lang din po siya, yung rice hull po tsaka garden soil. Ayan. Ang gusto po ng mga aglonema, sila ay laging moist yung kanilang lupa. Pero hindi po masyadong basa. So, yan. Ito po, kunin natin yung aglonema. Nung prinopagate ko po ito, hindi po masyadong malalim yung kanyang baon sa lupa. Ayan. Ito guys, oh. Yung stem na kinat ko dati. And sobrang healthy ng kanyang ugat. Ito yung new roots niya. So, diba dalawa po ito? Puputulin natin siya ngayon para mas mapadami pa natin. Ito po ang puputulin natin dito. Ayan, puputulin natin dito. May dala po akong gunting. And yan, putulin natin siya. Ayun. Hindi naman po siya mamamatay kasi meron silang sariling ugat. So, yan. Itanim na po natin ito. And, tag-isang plastic ko po sila itatanim. Hindi ko na po babawasan ng ugat. Dagdagan natin ng lupa. Yung mix soil ko pong ginagamit ngayon ay basa kasi umulan. So, okay lang na hindi natin sila diligan. Yung topsoil, pwede po nating haluan ng rice hull kasi itong rice hull po ay nag-hold siya ng moist. And hindi rin naman sila naiistakan ng sobrang ano, yung basang-basa ba. So, ayan na yung ating first propagation. Kaya sa mga gusto pong ano, sa gusto or natatakot magtanim through cuttings ng kanilang mga aglonema, mabubuhay naman po yun. Huwag lang natin sila ilalagay direct sunlight kapag nagpo-propagate tayo. And kahit po ano na sila, yung established na, natin ilagay sa direct sunlight. Pwede po yung morning sunlight, pero huwag yung tanghali at hapon na sikat ng araw. Kasi po, yung kanilang mga dahon ay maninipis.
magkakasunburn po yung inyong mga dahon ng aglonema kapag nababad sila sa sobrang mainit. Sa shaded po natin sila ilagay. And ang maganda po nito, ang maganda pong paglalagay ng fertilizer, ito pwede po natin silang lagyan ng fertilizer. Ang ilagay na lang po natin fertilizer sa kanila ay yung Osmocote. Kasi slow release po yun na fertilizer. Pag maglalagay po tayo ng fertilizer, for example, niripat natin siya. After 1 to 2 weeks, pwede na po tayong maglagay ng fertilizer sa ating halaman. Basta alam nating na-establish na siya pagkatanim natin. So, yan. So, ito naman po yung sunod. Ayan. Mababaw na mababaw lang talaga siya. And ito. Diba po mahaba pa siya? Ayan. Mahaba pa. Putulan po natin siya. Ito, may pasibol na siya dito, oh. Na bagong ugat. So, pwede na natin siyang putulin dito. And, ibabalik ko po ulit siya dito sa aking pinuhaan ko nito. Balik natin and then tabunan lang natin ng konti. So, okay na siya. Lagay lang natin siya dito. And ito namang isa. Mababaw lang yung baon niya. And katulad din ito, mahaba yung kanyang sanga o yung stem na nilagay ko. Putulan din natin. And ibabalik ko po ulit siya dito para tumubo po ulit siya. Tapos ito, ilalagay ko siya sa shaded area, yung pinagkuhaan ko nito kanina. Kapag bumili po kayo ng halaman, tanungin niyo po si seller kung saan ang part sila nakalagay, kung saan naiinitan ba or sa sa shaded area, para pagdating po ng inyong bahay, alam niyo na po or may idea na kayo kung saan niyo sila pwede ilagay. So yan. Mababaw lang din po yung baon ko dito sa ating aglonema. May ugat na rin naman po kasi siya. So, okay lang po. Ayaw na ayaw po nila yung direct sunlight. Kasi kapag direct sunlight, nasusunog yung kanilang dahon and hindi sila gumaganda. So, yan. And ito, last one. Huwag po kayong matakot mag-propagate ng halaman. And pag magpo-propagate po tayo ng halaman, huwag po nating iisipin na baka mamatay. Dapat po is positive thinking tayo na mabubuhay and dadami sila. So, yung ginagawa ko po is kaya nyo rin po ito. And disclaimer lang po, hindi po ako expert. Yung mga sinasabi ko lang po sa inyo ay base lamang sa aming experience dito sa pag-garden. And yung iba po is na-research na rin namin. Kaya kung may alam po kayo kung ibang paraan ng pag-aalaga or pagpo-propagate ng aglonema, just comment down below po para alam ko din and maitry ko. And para din po dun sa mga nakakabasa sa ating description box, para alam na rin po nila kung ano yung gagawin nila kung sila ay magtatanim or magpo-propagate ng aglonema. And kapag yung mga aglonema po kasi is namumulaklak din. Pwede nyo pong tanggalin yung bulaklak nila para yung nutrients na mapapapunta dun sa bulaklak ay sa mga leaves na lang niya pumunta. Kung ayaw nyo lang naman po yung
itsura ng bulaklak ng ating aglonema. Karaniwan po kasing bulaklak ng aglonema is kulay white. So, ito na po yung last nating itatanim. Ang ganda na kanyang kulay ng leaves. Ayan. So, guys, ayan na yung ating niripat. Ayan. And yung isa. Ito pa yung iba naming aglonema. Oh. Ganyan lang yung kulay. Dalawang variety pa lang yung meron kami dito. Doon na po tayo nagtatapos. Sana po ay nag-enjoy at may natutunan ulit kayo. And kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please do subscribe, like, and share na din po. And hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang video na gagawin. Thank you for watching! Bye!